Isa na namang panibagong motor ang nilabas ng Yamaha kamakailan lang at ito ang Yamaha Lexi LX155. Mas moderno at mas abot kaya ang presyo nito kumpara sa Yamaha NMAX at Yamaha Aerox. At ito rin ang ipantatapat ng Yamaha sa Honda Click 160. At siguradong magugulat ka sa mga specs at features na meron sa motor na to. Baka nga ito na ang susunod mong maging motor kapag dinala na ito dito sa Pilipinas. Pagdating sa kanyang disenyo, moderno at napaka-elegante ng forma. Dito pa nga lang sa harapang bahagi nito, napaka-unique na ng kanyang design. Ang ganda ng combination nitong kanyang windshield, bagay na bagay sa design ng kanyang headlight at dito sa kanyang mga turn signal lights. At napakaganda ng disenyo ng kanyang headlight, meron pa itong DRL o daytime running light na bukod sa dagdag visibility ay nakakapagpadagdag forma pa sa motor na to. At naka LED yan kaya maliwanag ang kanyang headlight. At yung kanyang mga turn signal lights nandito ito sa itaas kaya kitang kita ka kapag kakaliwa o kakanan. Then meron na rin itong hazard lights. Anyway, yung kanyang mga turn signal lights ay naka bulb type pa rin. Then bagay na bagay yung design ng kanyang windshield para itong pinaliit na Yamaha NMAX, diba? Mas simple ito pero maxi scooter pa rin ang kanyang datingan. Pagdating naman dito sa kanyang taillight, medyo maliit ito pero naka LED na rin yan kaya maliwanag siya. Then ayan, nasa loob na yung kanyang mga turn signal lights, compact yung kanyang design. At ayan, kagaya na sabi ko kanina, meron itong built-in hazard lights. Very useful yan kapag ka nakahinto ka lalo na sa alanganing lugar. At napakaganda ng design ng kanyang instrument panel. Parang pinagsamang Yamaha Aerox at Yamaha NMAX yung kanyang design, diba? Very modern talaga, fully digital display kaya madaling maintindihan ng kanyang mga indicator. Then magkahiwalay pa yung kanyang mga turn signal lights indicator kaya hindi ka malilito. At pwede mo na ring i-connect ang cellphone mo dito dahil meron itong white connect na kung saan ay makikita mo dyan sa panel mo kung may tumatawag or may nagte-text sa'yo. At makikita mo naman sa cellphone mo ang buong status ng motor mo kung merong sira, kung merong kailangan palitan, ayun, mas madali mo siyang makikita. Anyway, itong bagong Yamaha Lexi LX155 ay merong dalawang variation, isang keyless at isang disuse. At kapag ka itong keyless, meron siyang ABS o anti-lock braking system. Then very convenient dahil meron na rin itong built-in charging port, pwede ka na rin mag-charge ang cellphone mo dito. Very useful yan kung gagamitin mo ang motor mo na ito pang hanap buhay. At speaking of hanap buhay, perfect na perfect pang hanap buhay ang motor na ito dahil naka-flat footboard ito. Kaya kung marami kang dala-dala, kung delivery rider ka, hindi ka mahihirapang maglagay ng mga gamit sa harapan mo, ng mga parcel mo, diba? Dahil meron siya paglalagyan dyan sa harapan. So pinagsamang panghanap buhay at pangporma ang design na itong Yamaha Lexi LX155 na ito. Then ayan, diba, malapad ang kanyang footboard, medyo may extend mo siya ng konti pero hindi ito kagaya ng Yamaha NMAX na matutuwid mo ang paa mo. Pagdating naman sa makina nito, pareho lang din naman sa Yamaha NMAX at Yamaha Aerox. Meron itong 155cc, liquid cooled, single overhead cam, 4 bulbs, fuel injected and powered by Blue Core technology. Then syempre, meron din itong VVA o variable bulb actuation. Ang compression ratio nito ay 11.6:1 at ang kanyang maximum power ay 11.3 kilowatts at 8,000 RPM. With a maximum torque of 14.2 Nm at 6,500 RPM. Pero mas lightweight ang motor na to dahil 116 kilos lang yung standard version at 118 kilos naman yung ABS version. At dahil fuel injected and powered by Blue Core technology, matipid ito sa gasolina. Kumukonsumo lang ito ng 45 to 50 km per liter. Yun nga lang, medyo maliit ang kanyang fuel capacity, 4.2 liters lang, parang pang 125cc lang. At nandito lang din yung kanyang tangke sa ilalim ng kanyang upuan, kaya medyo na-compromise yung space ng kanyang U-Box. Meron lang itong 18 liters, medyo maliit yan at hindi dyan kasya ang isang full face helmet. Pero makakapaglagay ka na rin ng mga importanteng gamit mo dyan. Then maganda yung design ng kanyang upuan, malapad ito kung yung komportable ka rin sa mahabang biyahe. At ang seat height naman nito ay 770mm lang, kaya perfect na perfect talaga sa mga average height. Pagdating naman sa mga gulong nito, ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 90x90x14. Sa likod naman ay 100x90x14. Sa braking system naman ay naka-disc brake sa harapan at naka-drum brake sa likuran. Then kagaya ng sabi ko kanina, yung S version ay merong ABS o anti-lock braking system pero single channel ABS lang.
sa harapan lang ito dahil nga naka-drum brake lang din ang likuran nito. Then sa kanyang suspension naman, telescopic fork sa harapan at naka-single shock naman dito sa likuran. Pagdating naman sa presyo nito, wala pa tayong konkretong detalye sa magiging presyo nito dito sa Pilipinas. Pero kung i-convert natin yung kanyang presyo galing sa Indonesia, magiging 107,999 pesos lang yung ABS version. Pagdating naman sa presyo nito, siguradong mas affordable ito kumpara sa Yamaha Aerox at Yamaha NMAX. Pero sa ngayon, wala pa tayong konkretong detalye patungkol sa magiging official na presyo nito dito sa Pilipinas. Dahil kakalabas nga lang nito sa bansang Indonesia. Pero kung i-convert natin yung kanyang presyo galing sa Indonesia, 107,999 pesos lang yung ABS version at 91,046 pesos lang yung standard version. Pero syempre, hindi yan ang magiging presyo niyan. Maaring nag-range ng 115 to 118,000 pesos yung ABS version at mga nasa 110 to 112,000 pesos naman yung standard version. Yan naman ay estimated price ko lang naman para dito sa bagong Yamaha Lexi LX155. Kung pagmamasdan natin yung kanyang disenyo, para lang itong 125cc. Pero wag ka dahil nga 155cc na ito, naka 4 bulbs, naka liquid cooled, kaya siguradong may ibubuga pagdating sa performance itong bagong Yamaha Lexi LX155 na ito. At sigurado ako marami rin ang tatangkilik sa motor na to kapag dinala ito dito sa Pilipinas dahil unang-una, napakaganda ng kanyang forma. Then naka flat footboard pa siya, kaya perfect na perfect talaga pang araw-araw. Ikaw, kapag dinala na ba itong Yamaha Lexi LX155 dito sa Pilipinas, isa ka rin ba sa bibili? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.